Tatanga mo. Kaya ma'am, ilan taon na ba kayo? 33. 33 na pala kayo. Single pa ba kayo? Single, ma'am. Single, ma'am? Pinamigay niya yung bahay. Nagkamali ba ng pasok ng bahay? Hindi naman, pinayagan mo na nga eh. Pinayagan bahay. Mo? Oo naman. Kasi ako ko yung kukuya. Sa sarili ko ah, ewan ko lang sa mindset lang, diba? Kasi ako na, na ano ako sa mga boys eh. Parang napilong ako sa mga boys sa tropa. So, makita ko yung ano nila, yung mga hiling, yung mga ano, diba? So, namulat ako sa ganoon na lalaki lang yan. So, oo, sa mga, so, magsasawa ka, magbabago ka. Sabi ko kami, parang mga friends ko na. Nagbago kasi sila, or parang ano eh. Hindi man babaero sila, pero alam nila kung paano dalhin. Sila mismo sarili nila na, nung time na ulang, uy, may babae gato. Hindi na, kasi may pabigit gano'n. So, ang point ko kasi, ang babae ka hanggang gusto mo. Pero isa lang ang sabihin ko, huwag kang magtutropi sa ibang tao hanggang hindi mo kaya manindigan bilang isang lalaki o isang ama sa anak mo. Magtutropi means magkaanak? Oo. So, nagkabibi kami, pero sa sangayon sa kanya, huwag mo na siyang magbubundis ng iba. Kasi alam ko, pakul siya eh. Oo. Nagpapaalam naman. Nagpapaalam ba? Oo. So, kilala ko yung ano niya, kilala ko yung mga nakakasama niya. Ayun. Ayos yan naman, papaalam pa. Oo. Mabit naman pala si Sir. Nagsasabi pa. Papaalam yun. Napakabait nun. Pero yun lang, nagkamali ka isa. Siguro mga, sabi ko nga sa kanya, bukas palad ang aking kamay. Yes. Once na, ano, ang babae ka or ano, huwag ka lang mag-aanak sa iba. Kahit anong gawin mo, kahit pa ilang babae ang patungan mo, walang problema. Grabe naman. Oo, oh, kasi lalaki ka lang. Aso nga ako yan, nakakawala, nakatali, nakakadete. Tao pa kayang may kamay. Diba? Kasi kung may bibi na kami, wala naman siyang sabi ko nga sa kanya. Magpakatatay ka muna sa anak. Kasi hindi. Ilan taon na ba anak niyo? 5 taon na. Anak niya rin pala. Pero last niya nakita yon after bigyan. Ah, ganun? Hindi mo na pinakita? Ay, hindi na. Bakit, ma'am? Tapos na kami! Pero siyempre, dapat di na kasali ang bata. Hindi kasali. Kasi nung nating kami sa part kasi na nasasaktan ako tuwing ginigilay niya, karga-karga niya yung anak natin. Na may ibang tao, ganyan. So, nag-decide ako sa kanya na after binyag, saka ako mag-decision. Kasi tumakbo pa yung relationship namin after isang tao kaming nagsama, binahe niya ako. Tapos after, kumanganak, umuwi ako sa amin. Kasi alam ko, ganun yung parang mahihirapan ako. So, alam ko na na ganun yung sitwasyon namin na umuwi siya sa iba. Ang point ko lang, sa harap ng magulang ko, okay kami. Kahit hindi. Kasi ayaw ko siyang matira eh. Eh, marami talaga iba-ibang takbo ng relationship pa, eh. Ayaw ko siyang masira. Di ko, taon din kuya yung sinis ko na gano'n na. Iyak ako na. Sabi ko nga sa kanya, eh. Nagbubuntis ako. Ako yung mag-a-adjust kasi nasa lista. May check-up ako. Ako yung mag-a-adjust kasi, ano, eh. Baka sakali, lagi ako nagsasabi na baka pwede pa siyang magbago. Yung lagi ako may hope. Gano'n. Kumbaga may chance, eh. Oo, lagi ako may chance. Hindi lang once, hindi lang twice. Sabi ko nga sa kanya, eh. Kung sa ugali, wala akong masasabi, kaya pinigit kita. Mm. Pero yung sabihin natin na sa pagiging mapagmahal, hindi ko sobrang mapagmahal niya. Tama pagmahal naman, ma'am. Sobrang. Mabait na kuya, sabi ko nga, wala akong, kung sa part na pangit yung nagiging image niya, na ipagmamalaki ko naman yung ugali niya, na wala akong masasabi. Napakabait niya, ganyan. Ang naging problema niya lang, ma'am, yung relationship niya? Oo. Dumating kami sa part na gano'n, na parang gusto niya kasi huwag ko munang sabihin. Kasi sabi ko sa kanya, alam na kasi ng family ko, kung sa mga inaantay na lang ng family ko, magsabi ako na may iba na. Gano'n. So parang taon na kasi nakalipas na parang wala ka namang bibigay kahit magkano sa anak mo. Tapos pinagtatakpan pa kita, ginagago na yung pamilya ko, pati sarili ko. Gano'n. So, ang sagot ko sa kanya, ang sagot ko sa'yo, pwede mong babae, huwag ka lang makikisama sa isang ko. Nakakapos talaga. Oo! Klaro naman. Eh,